Okay, ganito no, in terms of training and keeping, ang success kasi sa network marketing, okay, especially kung may bagong pasok, is between the mentor and the mentee, or the upline, the sponsor, and the downline. So sa madaling salita, it takes two to tango. In terms of training, unang-una, kung ikaw yung distributor, bagong pasok, so importante na i-push mo yung sarili mo na matuto. I-push mo yung sarili mo na mag-training together with your mentor. Lalo na kung si Apply nagbibigay ng time sa'yo para turuan ka. Kasi darating yung point na hindi ka na maasikaso na ni Apply. Kasi kailangan niya mag-create ng bagong line. Tandaan mo, this is business and time is very important. Kaya kung ang isang distributor hindi siya willing na i-push talaga yung sarili niya para matuto, then bilang upline, mag-move tayo sa tao na willing. Okay, kasi lugi din tayo mga upline eh, kung hindi rin magpapaturo yung downline eh. Okay, tayo turo ng turo, tapos kailangan pa natin i-follow up si downline, kailangan pa natin kulitin para lang pumunta sa training. Parang hindi worth it eh, di ba? Tapos, pag tinuruan mo, hindi naman i-apply. Okay? Kaya bilang leader, doon din papasok yung tinatawag na numbers game. So, ibig sabihin, dapat mas marami kang taong nakukuha. Mas marami kang taong nare-recruit. Okay? Kasi, doon sa mga taong nakukuha mo, yung ilan talaga doon, yun ang magiging leader mo. Okay? At doon sa mga leader mo, yun talaga ang gagawa ng income para sa'yo. Okay? And pangalawa din, in terms of training, kapag may yung iba kasing downline, baka nahihiya lang na magsabi kay upline. Or pwedeng yung nag-sponsor sa kanila, hindi rin marunong, hindi nila alam kung sino yung susunod na kukontakin. Kaya doon naman papasok yung bonding. Okay? Simple lang naman ang bonding, parang barkadahan, magaya ka. Alam mo yung typical na magbabarkada, magkaya yan uminom, tapos maya-maya puro kwentuhan na. It's the same thing din sa networking. Kaya yung sinasabi ko that ito yung business na merong barkadahan system. Okay, bakit? Sa barkadahan kasi, sa bonding kasi, minsan, kapag yung downline, lalo yung bagong distributor, syempre nakainuman mo or nakakwentuhan mo, nakasabay mo kumain, then gumaang yung loob niya sa'yo, dun siya nag-i-start na ma-open eh. At kapag kasama mo yung tao lagi, let's say lagi mo nakaka-bonding, okay, minsan nagiging training din yun eh. Kasi yung kaalaman mo bilang leader na ipapasa mo dun sa downline. No? Kaya dito papasok yung importance ng involvement. So dapat between you and your downline, between upline and downline, so dapat mataas ang engagement nila sa isa't isa. Normally doon nakikreate ang leaders. No? Ngayon kung online naman yan, siguro doon papasok yung talagang mayat-maya nag-uusap, mayat-maya nag-chat-chat, nagbabanding via video call. Okay, doon naman papasok kasi malayo eh. Okay, ayun. Ayun. Ganda kasi, dagdag ko lang rin. Pagka magtuturo kayo sa downlines, ang ituro nyo lang sa kanila is yung basics na kailangan nilang malaman. Kasi naging problem ko dati, lahat ng alam ko, tinuturo ko. So, yung mga bagay na hindi pa naman nasa level nila, na ituturo ko din. So, doon naman na nangyayari yung information overload. Sa sobrang dami nung natututunan nila, hindi na nila alam kung saan sila magsisimula. So, yun yung iniiwasan din natin para hindi sila ma-paralyze. Kailangan, pag nagturo ka, bigyan mo sila ng action plan. Tama. Bigyan mo sila ng assignments. Okay, very ano na to, sobrang ganda na itong sinishare ko sa inyo. Kasi, personal na ginagawa ko sa team ko. Bigyan mo ng assignments, and every now and then, kamusayin mo siya kung ano na yung mga nagawa niya. Okay, may action plan siya na gagawin. Kasi most of the time, maganda yung naituro natin, tinuro natin yung gato, ganyan. Pagkatapos ng training, ano sasabihin ng downline? Anong gagawin ko? Saan ako magsisimula? Hindi nila alam kung saan sila magsisimula. So, kailangan bigyan mo sila ng step by step. And meron naman akong ginawang hiwalay na video regarding sa kung ano yung mga basics na kailangan mong ituro sa downline mo. So, hanapin mo na lang yun dito sa aking YouTube channel para matutunan mo kung ano yung mga dapat mo ituro sa iyong bagong downlines. Okay, so, when it comes naman sa keeping, actually dyan talaga ako mahina. And, hindi kasi pwede na natanggapin na mahina kasi ako sa keeping. Kasi kung tatanggapin mo na mahina ka sa keeping, wala kang makikip. Diba? Walang mag-stay. Walang leverage. Wala rin mangyayari sa'yo. Magre-recruit ka na bago. So, anong ginawa ko?
nag-aral ako dun sa magagaling mag-kick. Ganun lang naman eh. Ano yung ginagawa nila? And then, dumating yung time na nakaka-recruit ako. Una, nag-start ako sa upline ko. Inalam ko paano siya nag-keep. Then, at the same time, na nakaka-recruit ako, in-apply ko yung pag-keeping sa mga downline ko. And then, yung mga leaders ko, natututo rin mag-keeping. So, hindi na lang ako yung gumagawa. Okay? So, very important. Yun. Now, next, proceed tayo, Sir Ed, dun sa kasunod, which is yung reinvesting sa sarili and yung saving. Mm-hmm. So, sobrang ganda nito para sa akin kasi hindi ito na ituro sa akin nung nagsisimula ako. Diba, nabanggit ko sa inyo, 2015, nag-start na ako kumita ng malaki through product selling. Malaki na kinikita ko. As a 19-year-old, ha, siguro meron pa mas malaki kinikita, syempre, pero as a 19-year-old na single na walang responsibilidad sa pamilya, malaki na yung 7,000 minimum a week. So that means, ano yun eh? 28 a month? 28,000 a month, unemployed ako. Di ba? Wala akong trabaho, wala akong responsibilidad, mag-isa ako, 19 years old. So, ang laki nun na bagay. Pero, unfortunately, hindi ako naturuan ng tama saan ko gagamitin yung pera. Kasi, ang na-experience ko, ang dami kong pera, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Di ba? Ang naituro sa akin, bili ka ng ganito, gadget, pang, panglapag, di ba? Pang-power. Di ba? Pang-power sa kausap mo na prospect, bili ka ng gantong gadget, bili ka ng ganyang gamit, bili ka ng ganyang damit. So, alam mo yun na, ngayon, wala na yung mga yun. Yung mga pinagbibili ko na, wala na. Diba, wala na. Nasira na yung iba, binenta ko na yung iba, wala na, hindi ko na nagamit. So, ano apps yung maire-recommend mo na regarding sa pag-re-invest nila sa MLM, pag-saving nila? Meron ka ba maibibigay sa kanila na parang formula or ano, simple formula na ano pagdating sa pag-reinvest, sa pagdating sa exit? Kasi nabanggit mo kanina yung may 20% ganun, may ano, nung nag-i-start ka siguro yun na lang. So nag-i-start ka, yung mga nandun ka pa lang sa level na nag-start ka pa lang kumita, ano yung ni-reinvest mo, ano yung paano ka nag-save, anong ginawa mo? Okay, ganito no, sa reinvesting, syempre unang-una, bago ka mag-invest, mag-invest ka muna sa sarili mo. Which is totoo yung, ano, yung principle na yun. No? Kasi minsan, paano ka papasok sa isang bagay na hindi mo alam? Yes. So, doon nagkakaroon ng problema. Doon na papasok yung mga na-scam. Doon na waste yung, ano, yung money mo. So, sa una, i-reinvest mo yung, ano, yung halimbawa, kumita ka, i-reinvest mo sa sarili mo sa mga trainings. Sa mga trainings program, mga leadership. In fact, ako, until now, nagbabayad ako ng malaki kagaya nito na karan. I attended a Francis Kong event in leadership. I paid almost, ano, 25,000 plus for 2 days. Okay, so, importante yung ngayon, bakit ako nag-i-invest ng ganon? Kasi ito yung mga bagay na, alam ko, blanco din ako. So, kailangan ko malaman about more on leadership, more on sa mga ganitong bagay, kasi kailangan ko i-grow yung sarili ko. Paano ko i-grow yung downlines ko kung ako yung sarili ko hindi ko kaya i-grow? Yes. Okay, so yung kapag kumita ka, huwag mong ubusin sa kung ano-anong bagay, no? So i-reinvest mo sa sarili mo, bumili ka ng libro, mag-attend ka ng mga magagandang trainings. Okay? So marami dyan, although hindi ko sinasabi lahat ng klase ng trainings kahit outside of the industry, attendan mo, no? So magsasayang ka doon ng pera, okay? So halimbawa, mahina ka sa leadership, attend ka ng leadership training. Okay, mahina ka sa online marketing, attend ka ng mga courses about ano, digital marketing, no? So kung saan ka mahina, you have to reinvest. Okay, so other reinvestment yun yung kanina sinabi ko sa advertising, paikutin mo ulit. Dapat hindi ka nawawala ng pondo sa ano, sa advertising. Kasi kahit anong business, kahit anong product or kumpanya, nabubuhay yung mga yan sa advertising. Kahit, tingnan mo Colgate. Di ba Palmolive, tumigil ba mag-ads? Hindi sila tumitigil. Sila na malalaki, hindi tumitigil. Eh bakit ikaw hindi ka titigil? Tama. Okay? Diba, bakit ikaw titigil ka, 'di ba? Eh nag-start ka pa lang, no? So you have to reinvest, okay? Okay, pwede mo ring i-reinvest sa mga tao mo. Okay, magtabi ka ng budget para sa ano, sa bonding nyo. Okay, pwede kang mag-reinvest din na yung a portion of your budget. Kunwari, sa mga downlines mo may nakita kang hindi pa ganong kumikita, pero nakita ang potential, nakita mo yung commitment, sige, pwede ka rin mag-reinvest sa training niya. Pwede mo siyang ponduhan, kunwari padala mo sa ganitong ano, sa training event, no, para ma-equip din siya, pwedeng 50-50 kayo, 'di ba? So, pwedeng ganoon. So, yung budget mo, iniikot mo ulit sa negosyo hanggang sa
lumaki ng ano ng gusto. And then doon din papasok syempre yung savings. Kaya sabi ko dapat may savings ka eh. Kasi hindi sa lahat ng oras mataas ang commission. May time na mababa, may time naman na sobrang taas. Okay, so kaya pag panahon ng harvest, i-harvest mo lahat, itago mo yung seed. Huwag mo ubusin yung seed. Yes, tama. Okay, pag inubos mo yung seed, wala ka nang pantatanim sa susunod. Okay? Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!